So yun, good morning mga ka-3to5 na lang dyan. It's me again, 3to5 years vlog, Luero Official. It's May 26, 2024. Mga ka-3to5. So medyo ano na, tag-ulan na yata mga ka-3to5. Medyo lumilintik. Medyo maambon-ambon. So, ito yung sinasabi doon na alternative na ito na ginagamit pag medyo umuulan na pag-tipulay for our safety. So, kahapon mga ka-3to5 isa day off natin, Sabado. Nagpahinga muna tayo, nakaaring damdamin tayo ng pagod mga ka-3to5. Pahinga lang natin. Then, ngayon, upload ulit. Dahil napadalas na naman yung overtime natin mga ka-3to5. So, kailangan natin magpahinga para ma-relax yung ating katawan at ang isip. Yeah. Ganun pa rin mga ka-3to5. Ini-inspire ko pa rin ngayon na magsipag tayo sa trabaho. Sabi ko nga, wala naman talagang kikilos para sa atin. Kung hindi ko kikilos, nowadays, sa mga araw na to, mga ka-3to5 sa panahon ngayon, kailangan natin talaga magbanat ng buto mga ka-3to5. Yeah. Para sa ating mga pangarap at target, di ba? Kung wapansin niya mga ka-3to5, isa medyo madilim pa. Isa 5:17 pa lang mga ka-3to5 ng umaga dahil pang alas 6 tayo ngayong linggo. So, kaya maaga lang tayo. Chill lang tayo sa daan mga ka-3to5. Hindi namin kailangan magmadali sa lahat ng bagay, di ba? At makakarating din tayo sa paroroonan. Then sa lahat ng motorista dyan mga ka-3to5 na katulad ko na nagdadrive na motor man yan or 4 wheels mga ka-3to5 is dahan-dahan lang po tayo sa daan for our safety, for the sake of our family para hindi sila magdalala, di ba? Then lagi lang po tayong maaga. Yun lang po yung may papayo sa inyo pag pumapasok tayo ng trabaho or may pupuntahan tayo. Lagi po tayong mag-advance ng oras, di ba? At the same time, makakaiwas po tayo dun sa pagmamadali, pagrarattle ng sa biyahe, mga ka-3to5. Ganun po yun yung ibig sabihin dito, mga ka-3to5. Ini-influence ko po lahat ng motorista na pag may lakad, di baling mas maaga ka mga ka-3to5, mas magandang hindi ka nagmamadali sa highway. Di ba mga ka-3to5, hindi ka talaga matataranta, hindi ka magmamabilis. Di ba mga ka-3to5, ganun lang yun. Hindi mo kailangan kunin sa mabilisan, sabi ko nga. Kunin natin sa mabagalan lahat ng ating mga pangarap. Di ba? Ano lang yan, katulad lang yan sa pagpasok mo sa trabaho na is kunin natin sa mga bagalan ang pagpasok ha, yung papasok lang at saka yung pauwi mga ka-3to5. Pero pag ando ko na sa trabaho dapat productive ka rin mga ka-3to5, diba mga ka-3to5? Ganun lang yun. So sana kung asan man kayong lugar ngayon mga ka-3to5 is nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-iingat-ingat po tayo lagi, lalo na dito sa Pilipinas. Malapit na po yung tag-ulan. Kung mapapansin niyo, isa na tayo mga ka-3to5. Ayun, umaambon-ambon, medyo basa yung aking windshield. Diba? So, siguro malapit na pumasok yung rainy season dito sa Pilipinas. Diba? Mag-iingat-ingat po tayo lagi mga ka-3to5. Sabi nga, lagi kang maaga. Pag lagi kang maaga, maingat kang papasok kung saan ka mang pupunta or papasok sa trabaho, may pupuntahan ka man, di ba? Hindi mo kailangan ma-rattle at magmadali sa lahat ng bagay, di ba? Parang sa pangarap lang yan, dahil lahat ng pangarap natin mga ka-3to5 hindi natin nakukuha sa mabilisan, kunin natin sa mabagalan dahil hindi natin siya makukuha sa isang minuto, sa isang oras, sa isang araw, sa isang buwan, sa isang taon. 3 to 5 years from now, dapat mga ka-3to5 is meron tayong mga resulta sa lahat ng ating mga ginagawa sa buhay. Diba mga ka-3to5? Ganun lang!
Yeah, ngayon papasok na tayo sa trabaho. Enjoy watching mga 325. Yeah. At ayan mga 325, mag-S6 tayo dyan para medyo mabilis tayo at makaiwas tayo sa traffic. Yeah. Then mga 325, meron lang akong nakitang video na isang bata na napaka-consistent niya sa kanyang ginagawa, yung parang inspired siya dahil sa family niya, tapos yung motivation niya is sa family niya. Napakasipag na bata, mga ka 325 ah. Ito, pakinggan niyo mga 325, nasilipan ko lang to ah. Sana sa ibang tao isa, mamotivate din kayo at ma-inspire din sa bata na to. Yeah. Napapasok kayo na mag-tip-tip. Wala naman po akong diner. Pag-tip ako diner, tumulo po yung kinamamachaps. Kapag naman po ay isang pray naman lang yung isang gabi, wala na. Kaya mag-aay, may kanya-kaya. Direct po na lang isa lang. Ang mga mindset, no? Kasi po po, lagi kang pagod, wala mangyayari sa buhay mo kung araw-araw pa lagi yung pampainok ko ng talakad-talakad. Kasi sa dumami pa yung alam mo sa buhay, kukunti pa lang. Nung mga dati pa lamang, malalaman ka nung mga hindi lamang sa'yo. Kung lagi kang maplang, karakay na ilan. Diba ang ganda ng mensahe nung bata na ang ka-325? Kumbaga consistent siya sa kanyang pagtulong sa kanyang mga magulang kahit ilang taon pa lang siya. Ibig sabihin nun, meron din siyang pangarap para sa pamilya niya. Maganda yun mga ka-325. Maaga siyang namulat dun sa realidad ng buhay, pero dun sa likod nun mga ka-325, yung pinaka-advice ko dun sa bata na yun is dapat hindi niya rin pabayaan yung kanyang kalusugan na ka-325. Although oo, masipag ka nga boy, sana kung makarating sa ito isa, huwag mo rin pabayaan yung sarili mo, huwag mong abusuhin din yung sarili mo. Mga pagdating mo sa ilang taon pa lang isa, parang na bugbog na yung yung katawan mo at saka yung isip. At the same time, dapat ine-enjoy mo rin yung sarili mo. Huwag puro trabaho or tulong dun sa sa mga magulang. Although, andun na tayo na gusto mong tumulong. Pero, huwag mo rin abusin yung sarili mo. Dapat yung mga magulang mo is alam din yon. Sana po, ingatan niyo po siya kung ano man pong ginagawa niya para sa inyong pamilya. At sa mga kapatid, magtulong-tulong po kayo. Kasi ang hirap po, lalo na kung meron siyang pangarap sa buhay. Baka pagdating ng panahon is yung katawan naman niya ang mapabayaan po. Is mas malaking mas malaking problema. So dapat is i-guide niyo din po siya sa mga magulang ni boy. Kung naririnig niyo to mga ka-325 or sa family niya or kaibigan niya or mga kamag-anak niya, okay po yung kasipagan niya. Yung concern ko lang po dito is sana hindi rin maabuso yung katawan niya, yung mental health niya at saka yung physically health niya mga ka-325. Sana maging rin siya malusog at malakas upang magawa niya lahat ng kanyang mga pangarap. Sabi ko nga, is tiyaga-tiyaga lang. Lahat ng bagay is hindi nakukuha sa mabilisan. At kunin mo lang sa pagtiyaga. Yun lang, saludo ako dun sa bata na yun. Napakasipag. Pero yung wish ko sa kanya is hindi siya magkasakit at saka yung family niya. At tayong lahat, mga ka-325. Ingatin din natin yung mga sarili natin sa mga ganung bagay. Although lahat tayo isa masipag naman at meron tayong dedikasyon sa trabaho. So yun lang,
yung kaibat nun is nabulol pa ako. Is dapat meron din tayong self-care, sabi nga nila. Yun lang mga ka 325, bye-bye, enjoy watching. Yeah, happy Sunday. Hanggang pauwi tayo, medyo umuulan na talaga, malapit na talaga yung tag-ulan mga ka 325. Yeah, mag-ingat-ingat po ang lahat ha, mga ka 325. Keep safe. Sabi nga is madulas pagkabasa mga ka 325, dapat kang magkaputi at dahan-dahan lang kapag drive mga ka 325. Sige po, ito lamang video natin for today. Sana na-inspire po kayo kahit pakunti-kunti lang mga ka-tripo. Yeah, basta sipag-sipag lang. Sabi ko nga lahat ng pangarap natin eh, hindi natin nakakawa sa mga bibisyon yan. Kunin natin sa mga bagalan. Then lahat ng pangarap natin na hindi natin nakuha sa isang oras, sa isang araw, sa isang buwan, sa isang taon. 3 to 5 years from now mga ka-tripo, dapat din mga resulta tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Yeah, bye-bye!